Mga pre, welcome back sa aking channel. Ako nga pala si Jopet, your TNVS driver. Summer na, no? Ang init. Bad trip talaga kung mainit din ang car aircon mo. Don't worry, may murang solusyon tayo uli dyan. Ang topic natin ngayon ay evaporator. Kaduktong ng first vlog ko about cabin filter. Try natin ang murang evaporator cleaning kung hindi nag-workout ang cabin filter replacement. Sa mga first time sa aking channel, I suggest na i-check muna ang first vlog ko kasi mas mura ang cabin filter replacement. Nasa ilalim ng dashboard ang evaporator sa mga bagong sasakyan katulad ng Mirage G4. Ang function nito ay palamigin ang hangin galing sa blower. Pag madumi na ito, usually mahina ang buga ng malamig na hangin at mabaho, amoy panis. Ang cost ng maduming evaporator ay maduming cabin filter, kaya palitan ito every 3 months. Pero kung grab ka din, every month dapat ang palit. May tip ako mga pare na hindi natatanggalin ang dashboard sa evaporator cleaning. Nadiskubre ko ito sa aking kapitbahay na retired service advisor ng CASA. Tara, pakita ko sa inyo. Malay mo makatipid ka. Eh, 450 pesos lang naman eh. Ito yung makeshift shop ng kapitbahay ko sa garahe niya. Located sa Camella Homes, Bacoor. Pakilala ko si Mang Danny at anak niyang si Roy na pwede tayong tulungan para makatipid sa evaporator cleaning na ang tawag ay dukot. Okay, simulan na natin mga pare. Set ang tamang pressure ng tubig para di masira ang evaporator. Pagkatanggal ng resistor, may butas na pwedeng magbuga ng tubig para malinis ang evaporator. Plain tubig lang ang panglinis ni Mang Danny kasi nakakasira daw ng evaporator ang chemical. Diretso lang sa baba ang tubig, di naman mababasa ang carpet mo. Sama na din sa 450 ang cleaning ng blower. Isa pang tip, bugahan ng tubig ang condenser every week. Pero kung grab ka din, everyday dapat. Mga pare, sana nakatulong sa inyo ang tip na ito. Sa next video, pag-uusapan naman natin kung paano ako nakatipid sa compressor. Kaya subscribe na!